Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, nang hirap, napamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun, ang hirap kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako alam ko po, kasi personal experience ko yan. Kasi ang kuya ko ay naging adik. Ang naging kasama ko, naging adik. Naabuso po ako ng adik. Okay lang, sabihin na natin, kung normal, regular na tao, regular na, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-addict, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng isang mga leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag ho kayong boboto na mga politika na takot kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo na kanila sa posisyon nila. Before my son! Opo. Diba? Hindi eh. Dapat kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga ng buhay, ilan ho tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? 120 million! Isipin nyo, kung 120 million na tao, binigyan ng tag-iisang milyon. That's 120 billion. Isana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? Tama! 500 billion! My God! Diba? So yung 500 billion na yon, kung binigyan kayo ng tag for 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yon, lahat kayo gumaan na yung buhay nyo. Tama. Pero anong ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo bakit? Kasi, never silang naghirap. Ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam, kundi punuin yung bulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? Diba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam niyo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumaan mo ako dyan. Naka-AMG kami. McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yon, ang sarap ng buhay. Diba? Diba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo dahil naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally mo kayo dun sa mismong bahay or whatever, kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayad. Nakakahiya. Yung iba nga, teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na nakinabang sila. Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Diyos ko, ay tingnan nyo ho, ako babae, hindi ako politika, hindi ako politician, hindi ako vlogger, wala ho akong kinikita dito. Pero lumalaban ako, itong mga nakaupo, nakikinabang, sumisweldo sa kaban ng bayan.
Nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, hinahalikan ang lupot nyo, kulang na dilaan yung mga kayo nyo sa paa, pati split ends yung sambahel. Mukha kayong payag! Mukha kayong payag! Mukha kayong payag! Hindi, pangit nga yun eh, tama no? At saka diba, nakita nyo ba yung mga nagsasalita? Hindi ako lawyer. Pero pag pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politician kung magsalita. Napaka-bully. Gawain na mga adik na brat na bully na nanghaharas. Hindi nyo ba nahihalata? Karamihan sa aming lumalaban, puro babae. At binubully nila si VP Sara. Babae. At walang utang na loob. Ganun naman eh. Hindi nyo ba napansin? Lahat kami tumatalikod sa kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba, mangga? Mangga gamit? After mangga gamit! Walang utang na loob. Di ba? Napaka walang utang na loob. Hindi, alam nyo, hindi nung sila magwawili kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi, di ba? O kaya magrarally? O, sabihin nyo na, pag binagyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo kasi sa inyo yon pera nyo yun. Hindi mo pera yan! Diba? Hindi mo pera yan! Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Ayan nyo, marami pang lalabas. Mabubukin. Kaya alam nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa na akala nyo ang tagal, ba't di pa nangyayari. Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba ang Diyos mapagpatawad? Di ba? Ngayon po, may paraan din ang Diyos para mabigyan nila, magkaroon sila ng realization to change. Hopefully, makapagbago. Sa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan, katulad nga, nabubukin yung mga kanilang pagkakamali, di ba? Nabubukin yung kanila, nilalantad sa madlang tao, saka, pasensya na, hindi ako masyadong straight, masyadong malalim magtagal na, medyo ano lang, pasensya na ho. So, di ba, parang hindi po, na, hindi pinababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, binubukin yung mga kapalpakan nila, ang pagnanakaw, at pinapayana sila. Para ma-realize na, nako, napapayana ako. Nako, kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iniwan kong legacy is kahihiyan kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po and mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po. Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.